Kasing namatay na si Isadora, eh, kayo doon yung kumukulong sa anak niya. Eh, ano ngayon sa'yo? Ako kasi ang tatay niya. Napakabait na bata talaga ni Cookie, palayok. Salamat naman, pinahiram ka niya sa akin. Kamusta na nga pala siya doon sa mga tiyahin niya? Papa Ricky! Uy, bilisan niyo ha! Do you have memory gap or something? You don't remember? That kid doesn't believe you! Hindi po totoo yan, Auntie. Naniniwala na po ako sa kanya. Ha? Totoo, Cookie? Opo, Papa. Handa na po ako sumama sa inyo. Cookie! Ano pinagsasabi mo? No! Sa'yo, akin na si Cookie. Sinabi mo sa harapan namin na hindi ka naniniwala ng tatay. What are you doing? Darling, dearest! Cookie! How dare leave this place! Pagkakil namin si Cookie, kami may karapatan sa kanya. Mag-iwala din po kami. Etso, yan ang kasuhan niyo. Yan ang nagkidnap sa pamangkin namin. Siya po ang ama ng bata. Kumpleto po ang dokumento ni Mr. Richard Cruz. Hindi totoo yan. Ito po ang katibayan. Alisin mo yan sa harapan ko. Kundi, hahampalusin ka. Bakit mo kayo umaalis? Oh, anong ginagawa mo dito? Ginagawa ko? Last I checked, I own this place. Ang ibig kong sabihin, ganitong oras wala ka pa dito sa restaurant mo. At saka, parang ngayon lang ata kita nakitong nagluluto dito sa kusina. Excited kasi ako nung nagising ako kaninang umaga. Well, nakita mo na ba kasi yung dyaryo, ha? Naalala mo yung food critic na pumasok? Well, puring-puri siya sa pagkain natin. Highly recommended niya ang ating restaurant. Congratulations, Jude! Thank you. Congratulations din sa'yo. Kaya this calls for a celebration, di ba? Kaya naisipan ko, eh, ipagluto kong ng almusal ang aking chef. Talaga? Nak, kala ko hindi ka na maniniwala sa akin, eh. Salamat, tanggap mo na ako. Bakit parang hindi ka masaya kasama ako? Pasensya ka na po. Naninibago na po kasi ako eh. Sinurpresa mo ako, Jude. Hindi ko alam eh, marunong ka rin palang magluto. Kaya nga, restaurant yung business ko eh. Kasi mahilig ako sa pagkain. Kasama na rin din yung pagluluto. Masyado halata eh. Alam ko. Kasi, bagay naman sa akin yung maging artista, di ba? Oo, pwede kang komedyante. O di kaya, aswang sa isang horror na pelikula, bagay sa iyo yun! Di, pero actually, totoo lang ah, Pilar. Impress ako sa iyo kahapon eh. You really did well. Kaya, sa tingin ko eh, kailangan mo ng bonus. Iisa lang naman ang gusto ko sa sandaling to, Jude eh. Makita at saka makausap si Cookie. Yun lang? Eh, kung ganun, gusto mo bisitahin natin yung bata ngayon sa bahay nila. Wala naman tayo masyadong mga diners ngayon, kaya pwede na yung sous chef bahala sa kitchen. Talaga? Okay lang sa'yo? Salamat talaga, Jude. Maraming salamat. Ako si, ano, Pilar. Andyan po ba si Cookie? Kaibigan niya ako. Gusto ko kasi siya sanang dalawin eh. Nahuli ka na nang dating eh. Wala na dito yung bata. Ha? Nasa na siya? Saan nagpunta si Cookie? Kinuha na ng tatay niya. Sino tatay? Yun daw yung totoong tatay niya. I told you both to just heat that for a few minutes. What did you guys do? Check that! Meat is overcooked! Asan ba si Pilar kasi? Di ba siyang head chef dito? Bakit wala dito? Eh, Ma'am Natasha, umalis po sila ng Sir Jude. Ibinili lang po sa amin itong kusina. Makikita ng babaeng yan pagbalik niya. Malilintikan siya sa akin. Pumunta dito yung food critic na si Carolina Ceballos? Opo, Ma'am Natasha. Gustong-gusto niya iluto ni Pilar eh. Pasok ka! Pumuha mo na. Siya nga pala, Cookie. Si Glenda, asawa ko. Glenda, si Cookie. Anak ko.
laman namang pagkain na iahain sa ano. Kahit Diyos man na, magtimpla ka naman. Ano ilalabas ko? Eh, wala ka pa naman iniintrega sa akin. Okay, sandali lang. May kukulin na ako sa labas, ha? Demo ako. O, ikaw. Ayokong aasta ka dito na parang prinsesa. Umayos ka kung gusto mo magkasundo tayo. Okay, ito na magiging kwarto mo. Sana magustuhan mo kahit di kasing laki ng kwarto mo dati. Mga maarte, wala namang karapat ang magreklamo yung batang yan eh. Naman dapat mong gawin, dapat matuto ka ng magtiis at makisama. Linda. Okay. Pasensya ka na sa nanay yung Glenda mo ah. Marami lang kasing iniisip yun kaya mainit ang ulo. Pero huwag ka mag-ala. Magkakasundo rin kayo. Tatay, bakit po kayo nawala? Bakit niyo po kami iniwan ni Mama? Nasa tiyan ka pa ng nanay mo sa Dora mo nung pa siya akong pumunta sa abroad para bigyan kayo ng magandang buhay. Pero anak, minalas ako dun eh. Naging malipit sa akin yung amo ko. Hindi niya ako pinapasuwelto. Tapos pagdating ko dito sa Pilipinas, wala man na akong kapera-pera. At ang masakit doon, hindi ko man na nakita yung nanay mo na buhay. Hindi na rin kita nakita. Kaya kung saan sa kita hinahanap, Cookie. Pasensya ka na, nagiging madrama ako eh. Kamusta na kaya si Cookie doon? Nahis kaya nalagay yung bata doon sa bago niyang bahay? Oo, oh, believe din ako doon sa concern mo para kay Cookie ah. Swerte talaga siya na may kaibigan siya tulad mo. Mahalaga sa akin si Cookie. Para ko na rin kapatid yung batang yun. Sayang nga, hindi ko na siya inabutan kanina eh. Hindi ako nakapagpaalam ng maayos. Gayunpaman, salamat at pinayagan mo kong dalawin siya. Mama, huwag ka na mag-alala. I'm sure Cookie is fine. What the hell is going on here? You abandoned the kitchen the whole morning. And then dito ka, makikipag-tsikahan ka? At ano yung pahuli-huli hands na yan? Sorry, Natasha. Anong sorry, sorry? I have been working the whole day. Ang sakit-sakit na ng likod ko. Tapos pagkatapos nun, ang alam ko, nandito ka para pag-aanin ang trabaho ko. But what do? I end up doing your share of the work. This is quite unfair, Jude. Sorry na nga, Natasha. Ito na, papakawalan ko na si Kulang. Kulang na kulang yung tao dun sa kitchen. Ayaw mo talaga tumulong, ha? Ayun na, ayun na. Gusto mo, plato na lang ipakain ko sa mga customer natin, Jude? Ay! Aray ko, Natasha! Aray ko! Masakit na sasaktan ako! Hindi porket na impress sa'yo si Jude at nakachamba ka dun sa food critic na yun, eh kahit ano, pwede mo na gawin dito! You remember that I am still part owner of this restaurant and I can kick you out whenever I want. Si Jude ang nakiusap sa akin na magtrabaho dito. Hanggat gusto niya nagtatrabaho ako sa restaurant na to, gagawin ko! Pero sige, aalis ako anumang oras! Lalo na kung katulad mo na ang magiging boss ko. Ang yabang mo na magsalita ngayon? Isa pang pagkakamali mo, Pilar. Itatapong kita dun sa karinderya mong cheap at madumi. I watch you. Bless us, O Lord, on this thy gifts from thy bounty through Christ, O Lord. Amen. Para kanino po yan? Alam mo, huwag ka na masyadong mausisa. Ang daldal mo eh. Kumain ka na nga lang. Cookie, masarap yung ulam natin ngayon. Adobong manok na ni kamote. Yan yung recipe ni Nanay Isadora. Talaga po? Alam ka din po yung lutuin. Tinuro po yan sa akin yung mama noon. Ay nako, imbis na makatipid tayo, gumastos ka pa ng masarap na ulam para lang sa gabing ito. Alam mo namang may pinaglalaanan tayo, di ba?
Eh, gumagawa naman ako ng paraan, di ba? Sinabi ko naman sa'yo, parating na yung sweldo ko sa bago ko racket. At kailan pa? Nagdagdag ka pa ng isa pang palamunin. Anak, kumain ka na. Ha? Lumalalim na ang gabi, pero tila hindi ka pa natutulog. Palayo. Huwag kang mabibigla sa sasabihin ko, ha? Wala na kasi si Cookie sa mga tita niya, eh. Kinuha na daw siya ng totoong papa niya. Ano? Sinong papa ang kumuha sa kanya? Saan sa binala? Eh, hindi ko masasagot ang mga tanong mo, Palayo. Hindi ko rin kasi alam, eh. Yun na nga bang kinatatakutan ko. Paano kong malagay sa panganib ngayon si Cookie? Wala man lang ako doon para alagaan at protektahan siya. Napakalaking kamalian ang mawalay sa kanya. Patawarin mo ko pala yun. Kung hindi dahil sa akin, sana magkasama pa kayo ni Cookie. Pilar, por favor, tama na. Hindi kita sinisisi sa mga nangyayari. Huwag kang mag-alala pala yun. Aayusin ko to. Gagawa ko ng paraan para mahanap natin si Cookie. Para maibalik kita sa kanya. Ito ang huling testamento ni Isadora bago siya namatay. May mga iniwan siya para kay Cookie. At yamang ikaw ang ama at legal na magulang ng bata, ikaw ang may karapatang mamahala sa mga minana ni Cookie sa kanyang ina. Malaki ho pa ng pera ang naiwan ng nanay ni Cookie para sa kanya. Attorney, kailan ho makukuha ng bata yung mana niya? Sikasuin ko agad ang mga papeles para may transfer agad sa'yo ang custody ng mana ng bata. Sige, gawin yung lahat ang magagawa niyo, Attorney. Pero gusto ko malaman niyo na hindi lang ho pera ang habol ko sa bata. Well, I'm glad to hear that, Mr. Cruz. May assignment ako para sa'yo. Ano po yun, madam? Gusto kong subaybayan mo si Cookie. I want to know her every move. Ikaw ang magiging mata ko habang dun siya nakatira. Eh, yun lang pala, madam. Eh, napakadali naman yung pinapagawa niya sa akin. Well, yun lang for now. I'm still contemplating on my next move. Posible kayang yung totoong ama ni Cookie ang kumuha sa kanya? Yun na kaya yung totoong Richard Cruz? Mas inaalala ko ang kalagayan ni Cookie. Maayos kaya ang kalagayan niya ngayon? Pinapakain ba siya sa tamang oras? Hindi ba siya sinasaktan o inaapi? Baka naman pwedeng lumapit tayo sa mga pulis. Pwede nila tayong tulungan. Ano naman na sasabihin natin? Na nawawala ang kaibigan mo at anak-anakan ko dahil kinuha na siya ng tunay ng ama. Eh, pero hindi pwedeng wala tayong gagawin. Tama ka. Pero paano tayo kikilos kung hindi naman natin alam kung saan dinala ng Richard Cruz na yan si Cookie? Paano ko ba mapapasarap ang bistek Tagalog na to? Hindi ko naman magagamit si Palayo kasi nandito si Makuya Tianyan. Alam ko na kung gagawin ko.
po. Ang sarap-sarap na niya. Lalo nang sumarap ang bistik Tagalog ko. Ayan. Lagyan natin ng sili. Success, Ate Pilar! Bumalik ang magic mo! Tama! Sayang, sana nandito si Cookie para makita niya na natututo ka na magluto ng masarap, Ate Pilar. Makakita pa rin ba natin si Cookie, Ate Pilar? Paano kung dalhin na siya ng bago niyang tatay sa malayong lugar? Okay, mag-alala. Mahanap din natin si Cookie. Bakit kaya hindi ka nalang po ulit humingi ng tulong kay Sir Jude? Di ba magkasundo naman po kayong dalawa? Oo nga, Makoy. Madalas na nga sila nag-uusap eh, at hindi na sila nag-aaway. Kayong dalawa talaga ha? Pati ba naman kami ni Jude, ginagawa niyo ng chismis? Eh, Ate Pilar, hindi ka ba natutuwa ng malaki na pinagbago ni Sir Jude? Hindi siya kasing sungit gaya ng dati? Sa bagay, kapag hindi sumisigaw o nangaaway si Jude, okay naman siya eh. Mas cute nga siya pag hindi siya nagsusungit. At saka alam mo, itong mga nakaraang araw, meron akong nakitang katangian sa kanya na hindi niya pinapakita sa ibang tao eh. Yun ang Jude na mas gusto ko! Yung tipo ng lalaki na pwede mong mapakilala sa mga magulang mo. Uy! Ay, talaga! Chismis kayo dyan, bata-bata nito. Papa, gustong-gusto ko na po umalis dito. Habang tumatagal po, lalo ko nagkuguluhan. Mabait naman po si Tatay Cardo eh. At lahat ng palatandaan nasa kanya po. Papa, kayo po yung gusto ko. Pag po nagkaroon ng pagkakataon, tatakas po ako dito. Pupuntahan po kita. May tao ba dito? Anong kailangan nyo? Magandang gabi po. Ako po si Pilar, kaibigan ni Cookie. Nandyan po ba siya? Papa, ayoko na pong bumalik doon. Sasama na lang po ako sa inyo. Papa, tumakas na po tayo. So, ang ibig sabihin, nag-e-enjoy si Cookie ngayon sa kanyang bagong buhay. Ah! It's you! Ah. I want you to become my partner. Sa magic.